guys! Welcome back to my YouTube channel. So, today is October 22 and isasama ko kayo ngayon sa pupuntahan kong event. Yun ay ang Vice Ganda for All Concert, The Phenomenal Launch. So, sobrang excited ako kasi nung nakaraang araw, nag-email sa akin yung Vice Cosmetics na bibigyan nila ako ng isang box daw ng lip kits, ng mga lipsticks. So, sobrang na-excited ako ngayon pat binigyan din nila ako ng VIP tickets para sa concert na to. Sobrang excited ako kasi alam naman nating lahat na yung mga pa-event ni Ate Vice, lahat yung talagang phenomenal, unkabogable, no doubt, talaga na talagang pumapatok talaga yung mga concert niya. So, sobrang na-excited ako sa mga kaganapan ngayon. And makikita ko pa ulit yung friends ko, si Kisas tsaka si Maymay. So, ayun, I'll take you guys with me today. Yung venue sa Araneta pa. So, kailangan na namin umalis kasi alam niyo naman sa Pilipinas, super traffic. So, I'll talk to you guys later when you get there. Bigat ang box, si Isa ang nag-vlog. Bakit naman ito ang taklens mo? Maganda lang pa na ko. Isa na pong ganap na vlogger si Isa. This is my vlog, not hers. So, magkumain muna. Kain muna. Hindi ko yung kain muna. Dahil pala nasa nung mag-vlog. Ang hirap pala mag-vlog, kaya ko lang na-realize. So, ayun, zoom in po. Tapos na kami mag-picture sa pink na wall. Tapos, ayun, punta na kami sa loob. Hi, Mika! Hello! Ito, 7. So, ayun, punta na kami sa loob. Ibalik nyo naman sa akin, mga salbahe kayo. Sabihin nyo, sumayin nyo rin. Ano yun? Sa inyo lang napunta, huminto, hindi bumalik sa akin. Tama-tama, linggo ngayon, para ko nagbukas ng bagong kulto. Pasensya na kayo. Bigla ang event na ito, hindi ako nakapag-prepare. Sunday, alam nyo pag Sunday, nag-church ako, kaya sabi ko, since Sunday, church day, simple-simple lang tayo for today. Crazy, tell my dear boy.
Okay guys, so we are on our way home. Magda-drive-thru na lang kami, hindi na kami kakain sa labas dahil ang daming tao. And yung next video na mapapanood nyo, itatry ko na yung mga lipsticks, mga lip kit na bigay ni Ate Vice. 1.1 kilometers. Continue straight on 1. Exa North, Kamenik Flyover. Okay, let's go! So, I just got home. Na-excited ako na i-try. So, ito na siya. Chenin! Di ba may sarilong sound effects? Ito na yung Vice Cosmetics ko. So, thank you so much, Vice Cosmetics. And kay Ate Vice, syempre, for giving me these. Ang dami yung mga lip kit, yung mga lipsticks niya. And meron ding t-shirt. Ay! Meron din dito ang cup. Oh my God, sobrang hili ko sa cup. So, syempre, tatry na. Ganda! Thank you, Vice Cosmetics! Ang ganda ng cap. And syempre, magagamit ko din yung shirt. Ang ganda ng design. Oh, metallic, shimmering, shining, shimmering, splendid. And meron din dito sa likod. Hashtag, ganda for all. So, ngayon, punta naman tayo sa mga lip kits and lipsticks. So, the first lipstick that I'm going to try is this matte lipstick. Good Vibes Matte Lipstick Ganders. I believe this is only 195 pesos, so not bad. Tsaka ang ganda guys, oh, alam mo yung sobrang satisfying ng texture niya. Sobrang parang kasing kinis din nito. Tsaka yung packaging ng Vice Cosmetics guys. Nagkataon talaga na sobrang mahilig ako sa color pink. And sobrang Ate Vice, ganda talaga yung packaging. Ang ganda. So, ito ang first layer nung sa shade na Ganders. So, kung nakikita nyo guys, medyo kita pa din yung lips ko, yung color ng lips ko. So, kailangan pa din siya ng second layer. Pero, pagdating dun sa pag-glide and pag-apply, sobrang dali niya lang, sobrang bilis, parang smooth. For me, kailangan pa siya dagdagan ng for second layer. So, tingnan natin kung ano naging effect. So, ito na ang second layer and sobrang nagustuhan ko siya. It reminds me of a brand. Pwede sabihin. Pero merong ganitong brand. Ang price niya is 1,200. And imagine, this one, it's only 195 pesos. So, pwede na siyang alternative kung ayaw niyo ng talagang masakit sa bulsa na lipstick. Ito, cheaper. And, halos same quality talaga. Ang ganda. Okay, ang next shade naman ito try natin ay, ano to? Hayab! Ate Vice! Ano? Kito mga pakalan. Hayabayabayu! What color is your lipstick? Hayabayabayu. Ang ganda niya. Bet ko siya. Tanggalin muna natin tong Ganders. Guys, isa din masasabi ko, madali siyang i-remove ah. Hindi siya masakit sa ulo. Perfect siya pag siguro dark yung eyeshadow mo. Para light na lang yung lipstick mo. Beauty guru. Pero yun, mas maganda siya. Lalo na din pag sa umaga, pag magaan lang, pag hindi masyadong naning makeup. So, pwede nyo pang office. O kaya pag sa school nyo, pwede mag-makeup doon. Pwede. Next shade naman ay tatry ko ay ang shade na Aura. I miss Aura. Pero A-U-R-A lang yung spelling dito. So, yun ang Aura. Let's see. Oh! Bongga niya, guys. Alam niyo guys, ito kasi ginagawa ko. Honest review talaga siya. And I was expecting na syempre. Kailangan honest, hindi naman puro... Dahil nga, kakilala ko din si Ate Vice ng pangit naman. No, puro good feedbacks. Pero guys, ang ganda ng shade na to talaga. I swear. Not even kidding. Bagay na bagay sa mga teens, mga pa-dainty, pa-fresh. Ang ganda niya kasi medyo pinkish. Ito din yung mga gusto kong color. I recommend this guys. Ito. Ang shade niya ay Aura. So sorry guys kung hindi masyadong maganda yung lighting. Sobrang excited ko na talaga kasi itry at pakita sa inyo. Para ma-share ko na talaga sa inyo yung review ko dito sa Vice Cosmetics. Kasi marami na din talaga nag-request na gumawa ako nito. So, it's worth the hype. Okay, let's try Good Vibes. Yun. So, ito na ang, anong magtawag dito? Good Vibes. And nakaka-good vibes yung talagang result, guys. Ito naman, ang masasay ko, mas vibrant lang yung color niya compared to Aura. And then, kung ina-ask nyo kung nagka-crack ba siya sa lips or what, no, it's not. Actually, ngayon nga, medyo dry yung lips ko eh. So, I was expecting na talagang fail yung kalalabasan dito sa lips. Pero, ang ganda ng product. Okay, next shade na tatry natin ay... Karen Carey ni Kennery. So, ito na ang Caring Carry.
Do you guys like it? Ang ganda niya din. Alam niyo guys, isa din sa gusto ko dito sa Vice Cosmetics. Sobrang wearable niya. Hindi siya yung parang pag nilagay mo, ay, saan punta tayo? Hindi siya yung... Ewan ko ah, kung gusto niyo yung mga ganun tayo. Pero for me kasi, parang masuit siya sa personality ko na hindi masyadong OA yung lipstick niya talaga. Yung quality, okay na okay lang din. Knowing Ate Vice, siya talaga yung taong hindi nagsettle sa list. Kaya feeling ko, piling-pili niya din talaga itong mga products na to. Next shade, okay, malapit na tayo matapos, is this Pack Gunner! Ang ganda! Talaga nga namang Pack Gunner. Kaya naman pala Pack Gunner ng pangalan. Guys, kung gusto niyo ng drama or talagang anything na medyo pa-dark na, ang ganda na itong shade na ito. Diba, ang mura-mura na ng price na ito. $195. And makakuha ka ng ganitong quality. Mind blown. Okay, next naman na shade. Kavog! Boom! So, ito ang shade na Kavogue. Kavogue talaga. Sobrang dark. Sobrang ganda. In fairness ha. And medyo mapili din talaga ako sa mga dark lipsticks. Kasi yung iba talagang dark lipsticks, hindi lahat talaga nakakoberan yung talagang mga color ng lips mo. And I can't wait to try the last lipstick. So, let's go. Ang shade na yun ay... Tarouche! Okay, let's see. Pamit yun ang Tarouche. Oh ho ho! Red na red na red na red na red! I'm so excited to try it! Ready na ba kayo? 3, 2, 1. Ah! Parang bakit na-reveal ko, pero ang ganda ng shade, guys. Alam nyo, yung pagka-red niya, nakaka-brighten siya ng face, nakaka-brighten siya ng teeth. Oh, sure. So, sobrang ganda nung shade. Nung shade ah, hindi yung mukha. Yung shade. Kasi may mga red din talaga na lipstick na parang medyo dugyuting na. Parang mema red lang. Parang hindi siya masyadong maganda. Pero yung pagka-red niya, pag nakita mo, red talaga. So, pwede rin siya sa mga look na kunyari hindi ka mag-eyeshadow. Mag-wing eyeliner ka lang. Tapos red na lipstick lang. Pak! Ready to go ka na. So, ang ganda ng pagka-red niya talaga. Okay, hindi ako makamove on. Ang ganda talaga pag tumitingnan ko. Sobrang parang healthy ng lips. Parang in love yung lips ko. Ay guys, pwede rin tong pangregalo pang Pasko sa mga minamahal nyo. Ang shade niya ay Tarouche. At hindi pa dyan nagtatapos. Meron pa tayong mga lip kits. Diba? Ang sipag ko ngayong araw guys. Ang dami kong ginawa pero mag-review pa rin ako para sa inyo. Okay, now buta na tayo sa lip kits. Ate Vice, well, ang tawag niya dito ay Phenomenal Lip Kit. Matte liquid lipstick and lip liner, long-lasting, lightweight, creamy. Okay, check natin niya ito. Nakalagay dito sa likod ay, ganda is in your hands right now. A vibrant pop of color on your lips that slide and last all day. It's smudge-proof and comes with a beautiful matte finish. To make it fun and pretty, pair it with the ultra-smooth glide lip liner. Okay, parang exciting siya. And nakalagay din dito 24 months bago mag-expire. Well, kung napapansin nyo sa ibang makeup products, 12 months lang. So, dito 24 months. Ang tagal ah. Tingnan natin ang loob. Okay. Ay, may basulat! Oh my God, tingnan ko. Gusto ko eh. Well, ang nakasulat dito ay, iwanan ka man niya, huwag ka lang iwanan ng ganda. Kaya ito ang sayo para sa gandang pangmatagalan. Vice Ganda, hashtag ganda for all. Maraming salamat kahit may hugot ka, pero okay lang. Okay, tanggalin na muna natin to. Red masyado na lipstick. Oh, bye-bye. Okay, tapos na ang lip liner. Well, medyo natagalan ako doon ako. Shade na Benjamin. Ang bango! Ang sarap kainin. Okay, here's the final result. For me, maganda siya. Well, pigmented, as usual. Maganda naman talaga siya. Maganda rin yung color. Pero ang problem ko lang dito is, nakikita yung lines ng lips ko. And yung ibang parts din ng color ng lips ko, medyo nakikita ko siya. And medyo nagumukha nga siya dry. Diba nga, expected naman natin sa mga matte liquid lipstick. Pag hindi masyadong hydrated din yung lips mo. Para makita mo yung pagka-crack or paglilay. Sa feeling, medyo dry. Yun lang talaga. Siguro hindi lang siya masyadong... halata sa camera.
Siguro guys, susunod pag maganda na yung setup ng mga lighting and all. Pero siguro hindi mo siya nakikita, pero medyo dry nga lang talaga siya yung lipstick. Pero parang ano din naman eh, ang Kylie ganun din eh. May pagka ganun din yung Kylie, may pagka dry. At tinatin kung transferable siya. Ay, wala! Walang daya yun ah! Wala! Wala talagang may transfer na kahit na anong stain, wala. Okay, yung pagtanggal, medyo mas masakit. Kasi siguro dry. Well, ganito din naman sa iba. Siguro kasi ganun siya kamat, kaya din hindi siya nagtitransfer. Kasi mahirap siya tanggalin. Pony! Shade ng Pony. So, tayo natin. So, ito na! Ito na ang shade na Pony. So, may pagka-coral siya. Wait lang. Bubaan natin yung brightness. Kung kita niyo siya, may pagka-coral siya na nude. And same quality din siya nung isang shade. Okay naman siya. Nakikita pa rin yung lines. Well, dry pa din siya, pero magandang color. I like it. Next shade is Whoops Kitty. So, ito na ang Whoops Kitty. Parang feeling ko, iba-iba yung effect sa akin ng lipstick. Kasi ito, hindi na masyadong na parang na-emphasize yung mga lines ng lips ko. So, parang mas okay siya. Tsaka, sabi nga sa box, lightweight. So, parang yun din yung feeling. Parang yung formula niya. Parang light lang. Hindi siya masyadong, hindi mo masyadong mapifeel na may lipstick ka. Dito ah, sa Whoops Kitty na shade ah. Gusto ko din yung color. Hindi siya masyadong light. Hindi din siya masyadong dark. Pwede siya for an everyday look. Alright, next shade na tatry natin ay girly. Okay. Nangawit na yung lips ko. Sabi ko nang natry. Pero para sa inyo, gagawa talaga ako ng honest review. Pero sa totoo lang, honestly, ngawit na talaga yung lips ko. Ang sakit na ha. Pero sige, tatsagay ko yan. Let's go. Okay, girly. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Maganda siya. In fairness, ang ganda ng color niya. Hindi rin masyadong kita yung lines. Bet ko siya. Ayun na yun. Isa pa sa marirecommend ko. Try naman natin iba. Ayan. Dami ko nang tinatry. After ng video na to, Kylie Jenner na yung lip ko. Magang magana. Ang daming lipstick. Alright, next shade, Unicorn. Oh my god, I like unicorns. So, ito na ang unicorn at color unicorn talaga siya. Well, ang ganda ng pagka-violet niya. And hindi rin na siya nang kita yung lines ng lips ko. Yung color, ang ganda. Kita niyo yung pagka-violet, purple, or whatever you call it. Pero ang ganda niya. Maganda siya. Pero yun, hindi nga lang siya pang everyday look, pero pang plakado siya. Ang ganda siya. Star. Parang yung tattoo ni Ate Pai. Guys, nakita niya kung paano ko i-open yun. Hindi masyado ah, pero naputol. Bakit ganun? Sharpen ko muna guys kasi. Wala na siyang ulo. Eto na ang star! Very dramatic. Ang ganda niya. I like it. Sobrang fierce. And hindi siya masyado. Hindi siya yung... Kasi actually mahirap din maghanap ng dark na lipstick kasi yung quality. Pero ito, I like the quality of this. Hindi na rin siya nakita yung lines. And, bago siya na, parang yung kanina din na tinry ko. Naka-whiten siya ng teeth. Wait guys, magkapalit ako ng battery at laban na. Okay guys, wala na akong lipstick. Namumula na lang siya sa kakapunas. Pero ito, try na natin ang Showtime! Oh my god, name is Showtime tuloy. Okay, so here's the review ng Showtime. Maganda yung color niya, pero guys, as you can see, or kung nakikita niyo talaga, nagpapachi-pachi yung color. Hindi siya talagang, ayun o, nawawala yung color. Actually, nakadalawang layer na ako nito, pero yung sa lower lip ko, nawawala yung color. Ito naman yung pagka-plum niya. Actually, ito yung plum. Talagang dark, edgy. Pwede siya sa Halloween if may pepeg kayo or whatsoever, na rockstar or whatever kung pepeg niyo. Pero okay siya, maganda yung color, but... Siyempre, kailangan natin naging honest yung mga parts na hindi niya nag-cover. So, ayun. This is Showtime! Okay, last na! Last na! Okay, ito na ang Phenom! Or Phenom? Galing siya sa word na phenomenal. So, Phenom. 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 Kung ano man ang pangit siya. Ang star! It's so red, pero ang ganda na pagka-red niya. Sobrang bright! Agay siya sa Christmas.
So, ito. Kung gusto nyo ng mas matagal na lipstick na red, ito, i-recommend ko yun sa inyo kasi parang kanina din siya sa matte na lipstick. Itong matte liquid lipstick naman kung gusto nyo ng mas matagal. So, ayun. Maganda siya. Well, nakikita nyo naman, maganda yung quality. Maganda pa kaya nakocover niya din yung lines. So, it's a thumbs up for me. And that's it. Doon na po nagtatapos yung review ko sa Vice Cosmetics. Ang masasabi ko lang talaga, para siyang high-end makeup product na talaga ng mga na-try ko. And sobrang perfect ng timing ni Ate Vice dahil magpapasko na and okay na okay siya pang regalo sa mga makeup lovers dyan. Hindi talaga kayo magsisisi. So that's it. Doon na po nagtatapos ang pag-review ko sa Vice Cosmetics and sa vlog ko din kanina, of course. Ang masasabi ko lang talaga, para talaga siyang yung mga na-try ko na high-end makeup products. So, ayun. Sobrang ganda niya. Sobrang halatang hands-on si Ate Vice dito sa mga makeup products na to. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye!